Coco Martin, tatakbo sa susunod na eleksyon. Kolumnista, may ibinuking. Panoorin ang kabuuang kwento. Hello guys! Welcome back to my channel. Chika naman tayo today. At yes, isang pahayagang artikulo na isinulat ng Manila Economic and Cultural Office, MECO, Chairman Lito Banayo sa Manila Standard, ibinunyag niya na may plano umano ang FPG, ang probinsyanong aktor na si Coco Martin na pumasok sa mundo ng politika sa susunod na eleksyon. Ayon daw sa kanyang source, inuudyukan di umano si Coco ng mga kaibigan nito na tumakbo sa pagiging alkalde sa 2022 election. Pero nung nakipagpulong ito kay Senator Lito Lapid, ay pinayuhan daw ito na hangarin ang pagiging senador dahil mas madali daw ang trabaho ng mambabatas. Ispatid si Coco Martin nito nakarang linggo na bumisita kay Senator Lapid sa Senado. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, pinag-usapan daw ng dalawa kung paano bibigyan ng kakaibang twist ang pagbabalik taping ng FPG ang probinsyano, lalong-lalo na limitado at kontrolado ang new normal taping procedure na bahagi ng health and safety protocols ng network. May ilang payo din si Senator Lapid kung paano i-deal ang mga batikos na ibinabato sa kanya sa social media. At yes, matatandaan natin na naging parte ng teleserye si Senator Lito Lapid at gumanap bilang pinuno bago ito tumakbo sa pagkasenador noong 2019 election. Malaking kontribusyon ni Coco Martin sa pagkapanalo ni Senator Lapid noong nakaraang election dahil nagiging mabango ang pangalan niya sa madlang people. Magugunita na nagiging laman ng social media si Coco Martin matapos ito maglabas ng sama ng loob sa gobyerno dahil sa pagpapatigil sa ABS-CBN na umere. Matatandaan na naglabas ang National Telecommunication Commissioner NTC ng direktiba sa Kapamilya Network na huminto sa operasyon dahil sa pagkapaso ng legislative franchise nito. Yun lamang po. Kayo guys, bet nyo bang si Coco Martin na tatakbo bilang senador sa susunod na eleksyon? Mag-comment lang below. And for more updates, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-click ang bell icon para ma-notify kayo sa aking latest chika. Maraming salamat po sa panonood.